panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa may mga kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kung hindi ang anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagkatapos sumbatan ni Jesus ang mga taga Korasin at Bethsaida sa Ebanghelyo kahapon, ngayon naman ay halos kabaliktaran ng sitwasyon. Makikita natin sa Ebanghelyo kung papaanong ang relasyon ng ama at anak ay ipinapakita dito sa Ebanghelyo. Ipinapakita kung papaanong ang mabilis at tunay na relasyon na nagmumula sa ama at anak ay nagbubunga ng tunay na pananampalataya. Halimbawa po, inililihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. Ano yung bagay na yon na hindi maunawaan ng marurunong at matatalino? Ito yung pananampalataya. Dahil ang mga taong marunong at matatalino ayaw tumanggap ng bagay na simple. Pero in contrast sa mga marurunong at matalino, ipinahayag ni Jesus ang kaloobang tulad ng sa bata. A totally contrasting point na dapat nating tingnan. Yun bang alam ng kalooban ng mga bata, kailanman hindi maunawaan ng mga taong marurunong at matalino? Bakit? Dahil ang wisdom na ibinibigay ng Diyos ay hindi nanggagaling sa talino at dunong, kung hindi nanggagaling sa kaloobang tulad ng bata na walang pretension sa anumang bagay. Papaano natin matatanggap ang mensahe ng Diyos o ang katuruan ng Diyos kung tayo ay palaging nagdadahilan, kung tayo ay palaging nagre-reason out kahit na sa mga pinakasimpleng bagay? Dito natatalo ang matatalino at marurunong. Dahil sa kanilang talino at dunong, gusto nilang bigyan ng lahat ng rason na ipaliwanag at maniwala. Pero ang kaloobang tulad ng sa bata ay parang nasa duyan ng pag-asa at pagtitiwala sa pag-ibig at awa ng Diyos. Saan tayo pupunta? Ang maging matalino at marunong pero wala kang nadaramang Diyos, o ang pagiging katulad sa bata
nadama mong hinehele ka ng Diyos sa iyong buhay. Napakahirap maging marunong at matalino sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil sa katotohanan, hindi natin kayang sakupin, hindi natin kayang marating ang isip at pananaw ng Diyos. Sa ating mananampalataya, sa ating naniniwala sa Diyos, ang tangi nating magiging paraan ay ang maging katulad ng kalooban ng bata na walang ibang aasahan kung hindi ang Diyos sa kaniyang buhay. Marami ng matatalino at marunong na ibinagsak ng panahon. Marami ng magagaling at maimpluwensya ang ibinagsak ng pagkakataon. Pero ang tumitiwalag sa kalooban ng Diyos ay hindi nagtatagumpay. Napakarami na sa kasaysayan, pero ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ay patuloy pa rin nagbibigay ng inspirasyon kung ano ang tunay na pinagmumulan ng pananampalataya. Be like children of God. Ang pagiging tulad ng kalooban ng bata ay pagpapakitang wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Diyos. Ang Ebanghelyo ay nagpapakita na hindi sandata ang talino upang ikaw ay maligtas. Hindi sandata ang dunong upang ikaw ay makarating sa langit. Huwag sana tayong magtago sa mga bagay na yan dahil ang tunay na talino ng Diyos ay nagsasalita sa puso ng tao. Ang totoong wisdom ng Diyos, ang totoong karunungan ng Diyos ay nagsasalita sa kasimplihan ng ating pagtugon sa tawag ng Diyos. Hindi tayo madadala ng kayabangan ng talino at dunong anumang panahon. Wala. Walang magsasabing ako ay naligtas dahil sa aking talino at dunong. Pero kung titingnan mo ang buhay ng ating mga banal, kung titingnan mo ang buhay ng mga santong sumunod sa Diyos katulad ng kalooban ng mga bata sa kabila ng kanilang talino, walang makapapalit sa pusong wagas na umaasa at nagmamahal at naghihintay ng awa ng Diyos. Yaman, dunong at talino ay nawawala. Subalit ang awa, pag-ibig ng Diyos ay patuloy na iiral kung ito'y tatanggapin nating bilang kalooban ng Diyos sa ating lahat. Masarap pong ihele ng Diyos. Buong buo, iyehele kang parang bata kung aasa ka sa Diyos. Pero kung iyehele ka ng ulo mo, ng kayabangan mo, ng pagiging marunong mo, mapapagod ka. Pero kung sa Diyos, matutulog ka
sa kaniyang dibdib at sa kaniyang puso. Kailanman hindi makapagliligtas ang talino ng tao. Ang kailangan natin ngayon ay awa at habag ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po. Minamahal kong mga kapatid, ibinuniyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng kaniyang pag-ibig sa mga maliliit at mababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan na may buong pananalig sa kaniyang mapagmahal na kalinga. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan, naway bigyan ng higit na pansin ng mga dukha, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ng mahinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat ng mga namatay, naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinakita sa amin ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Luway, dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan.
Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawak niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang pinagmumula ng karunungang hindi nawawala. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Paalaala sa mga nagsisimba, pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat
na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazarene. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagpagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.